Hands up. Hi, I'm Cup RT at ito ang listahan, kaya sa garahe tayo matutulog mamaya. Babala lang po sa mga misis na nanonood ng video na to. Sensitibo po ang mga susunod na kabanata. Kaya kung maaari, pwede na po tayong umalis. Okay na, Kap? Nakaalis na si misis? Game. Kidding aside, mga Kap, we provide this video para ma-inspire at hindi para mag-brag ng mga upgrades. We'll be counting down all our upgrades for the past almost 2 years of ownership ng ating motor. Kaya, simulan na natin. Okay mga Kap, simulan na nga natin dito sa mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal nating upgrade. So, first on our list is itong Hidesu Mudflap na worth for 450 pesos. Yan. And then, brake pads. Nagpalit na tayo ng brake pads na ilig sa harap. That's 650 pesos. Tapos, ito. Itong center stand shoe. 800 pesos. Spark plug sa loob. Spark plug sa loob, nagpalit na rin tayo. Kasi adjun na rin siya, basing sa manual. So, that's 950 pesos. Stock spark plug lang. And then, side mirrors dito. Ito, 1000 Crosby version 2. DC Moto Wolf. Side stand enlarger, 1,400 pesos. Side stand enlarger, H2C. Okay. Tapos, one time, niredo lahat ng mga electricals natin ni Cap Jeff Rocks and Kuya JR of JR Moto Works. Shoutout sa inyo mga Cap. Kasi hindi tayo nakontento one time doon sa ginawang electricals. Nung may mention ko mamaya na auxiliary plus horn natin. So, nagpa-redo tayo ng malupit na at malinis na electricals. No? Nandiyan na yan sa loob. Hindi nga lang makikita. Pero that's 1,500 for the revision ng electricals. Okay. Old Camo stickers. Show ko na lang sa screen kasi nakadalawang version na tayo nito ni Andromeda at ito nga version natin na to ay ADV350 concept. Kung gusto nyong matuto din paano mag-create ng sarili nyong concept, sarili nyong build, we'll be providing it on the next vlog para magtuturo ako para ma-attain nyo rin yung gusto nyong build ng motor ninyo. Old camo stickers. Ang concept ko nung dati, XADV750 na glossy black with camo. Yun ay 1,500. Handguard dito. Okay, handguard natin. Pro circuit copy from MJ Garage. Yan. That's 1,800. So may DRL yan pero hindi na gumagana. Tsaka indicators yun, gumagana pa. Hayadeso tank pad. This is 1,900 pesos. Yan. Hindi nyo, maganda pa rin yung ano niya, yung state niya, no? Napakalinis pa din. So, para sa ating mga stickers, decals, and films, ang total niya is 2,000 pesos. Ngayon, ano-ano ba itong mga to? Carbon stickers. Ito siya. Sa ating crankcase cover. Gauge protector. Ito. Itong carbon-carbon. Headlight DRL Eddy. O yung tinatawag kong pinarehas ko siya sa konsepto ng isang ADV350. Ganyan yung look nun. 1:1 to. Ako lang meron nito. From Gracie Works. 400 pesos. And then taillight edit din. Para magmukhang ADV350. Yan. Pakita ko sa inyo pag nakahilang.
Ganyan siya. Mukha siyang singular instead na yung may X. Okay, moving along. Grip puppies from Big Bike Tech, 2,000 pesos. Ayun, medyo may damage na. Pero almost 2 years na rin naman, so okay lang. That's 2,000 pesos. Full tire hugger, 2,200 pesos ito. Yan. Okay, so Genma brake levers, Genma Thailand brake levers, 2,200 pesos. Tapos nagpa-edit tayo ng CVT para akma dito sa Baguio. I will provide it in the next vlog. So yung overall na nagastos natin dito sa CVT upgrade natin is roughly nasa around 2,500. Explain ko yan sa next vlog. Powder coating ng mugs. Mas dito, mas kita siya dito. Yan. Dito. Powder coating ng mugs natin, 2,500 pesos. Harap likod yan. Dito rin sa likod. Piano black from Powder Coating Rizal. Yan, piano black siya. Air filter, Hurricane air filter. Last vlog, kung di mo pa napapanood dyan, Kap, sala rin sa malamyang ADV-160 na sa loob. That is 2,900 pesos. Quad lock with dampener para sa cellphone. Nasa last vlog din natin. Must haves for your brand new ADV-160. Quad lock with dampener, 3,100 pesos. Okay. K3 Tecno top box bracket, limited edition, number 121 of 777 na nilabas, Sir Julio. Okay, moving on. Ang ating H2C windshield. Ayan, smoke, tapos may PPF din siya. 3,300 naman. Sec top box, 28 liters, Black Ops. Napakapogi. At shoutout kay Cap na nagregalo sa akin itong personalized reflector ng grupo. Angas, di ba? Sec top box, 3,500. Crash guard by H2C. Ayan, Thailand. Sinamahan na rin natin yan ng stainless and rubber foot matting. 3,700 para sa crash guard. Foot matting, 3,900. Pair. Ating bagong palit na Euro Grip Tires. DLD, Moto Tire Center, Sir Awing. 5,000 pair. Stock size, harap likod. Hindi tayo nag-oversize this time. Para sakto lang yung bigat niya. Seat. RR seat. ADV-350 concept. Ayan. 5,000 pesos. Rotor disc or yung floating disc. 7-speed. 7-speed floating, 6,300. 7-speed. Tapos ito naman, lahat ng mga naging powder coating works natin kay Powder Coating Rizal, no? Sa isahin ko na lang. Handguard bracket, ito free. Lahat ng pinagawa natin ay powder coated in piano black. Para iisa yung concept natin when it comes to ADV-350. So, ito, free, muffler guard,
1,000 painted. Tapos nagparipak tayo ng harap kasi pinapowder coat natin siya. So kasama na siya dun sa labor. 800 yung binayad natin dito sa pagpaparipak. 800 pesos. Yung pipe natin, nagpa-repaint din tayo kasi hindi na maganda yung itsura niya before. So itong pinaka-pipe natin, binaklas yan ng buo. Pininturahan siya ng matte black para bumalik yung stock look niya. 1,500. Front shock or front fork, piano black. Yan. 800. Foot peg, 500. Itong foot peg, powder coated, stock. Handlebars, 800. Ito. Itong buong to. Yan. Binaklas nila yun ng buo. Piano black din. At ang pinaka-importante sa lahat, ito dapat must have din, no? Para sa mga bagong mag-o-on ng ADV kasi napakadumihin ito. So nagpagawa tayo dito ng Raptor Black Swing Arm, powder coated, 1,000 pesos. Overall, lahat ng mga powder coating works natin nag-amount sa 6,400 pesos. Okay, moving on. Now we're going to the auxiliary light and horn department. So Mitsuba horn air 2 nandito sa loob eh. Ewan ko kung makita, sana makita. Yan. Mitsuba horn 2,800. Overall electrical works nito nung pinagawa natin siya is 300 pesos lang naman. CR4 lens, tinanggal ko na kasi nawala ko yung isa na hulog habang nasa biyahe. 1,100 yun. Yung color yellow dati, nung kay Andromeda version 1, yun yung nakalagay. 1,100. Cover lens lang yun. Cover lens lang, pero 1,100. Aux clamp, to 2,000 pesos. Yan. 360 clamp, tawag nila, or GR clamp. And syempre, yung CR4. Gold Runway CR4, nung time na binili natin siya way back 2022, 10,000 pesos. Total amount niya, ang total amount ng ating auxiliary plus horn is 16,200. Okay. Ngayon, ang ating naging first PPF since glossy XADV750 concept yung pinagawa natin. Nagpa-PPF tayo ng glossy. Yung stock kasi nito ni Andro is black. Show ko na lang sa screen kung ano yung itsura niya. Ganda rin naman, XADV concept. Pero yun nga, nagpalit tayo ng concept since marami na rin kasi nag-XADV concept. So, nag-switch tayo into ADV350 na since malabo rin na mailabas dito sa Pilipinas. So, yung first PPF nito, way back 2022, yun yung una nating upgrade, is around 11,000. So, full PPF yun. Kasama tong sa may stock windshield natin, kasama yung mga lahat ng pwedeng i-PPF, no? Maraming bonus na rin yun kay Rap Master. Shout out. So, that's total amount is 11,000. First ADV rin na ginawa nila yun. And ngayon, since nagpalit tayo ng ADV350 concept, na-inspire ako dun sa ADV350 na gray, glossy. And ito na nga yun. Ang amount nito ay 15,000. Colored PPF. Medyo ma-update, no? Colored PPF. And 1:1 sa Pilipinas. Yan. O yan. Yung major fairings niya, including yan sa may... Pati to, yung glossy na to, black PPF, colored PPF. Ito na nga ang lahat-lahat ng presyo na nagastos natin dito sa ating ADV160, ADV350 concept. Ngayon, Cap, kung kaya mong hulaan kung magkano ito,
isulat mo lang sa comment section down below at mamimigay tayo ng isang K3 top box bracket para sa motor mo kumahulaan. Just subscribe and comment down below ng hula mo. Maraming salamat, Kap, sa panonood. Sana na-inspire ka dito sa aking build para mag-create din ng sarili mo. And kung na-miss out mo yung last video natin about sa essentials na kailangan mo i-upgrade once you have your ADV-160, just click on the link here. At maraming salamat. And always make sure to follow our Facebook and YouTube para stay updated sa mga ADV-160 vlogs and group vlogs na pinaprovide natin dito. At yun na nga nagtatapos ang ating vlog, mga kap. Maraming salamat sa pagsama at sana samahan niyo ako hanggang ngayon sa pagtulog ko dito sa labas. Good night. This is your Kap Arky. Always grateful to be a vessel. Peace and love always. Snappy salute. Good night. Nga pala, bago ko makalimutan, mga kap, kung hindi pa napapanood ang ating essentials para sa iyong ADV-160 at must-haves pag bagong bili, just click on the link here. Sleep tight ulit.